Sir, meron akong balita. Nakita na si Shan Cai. Sunduin mo. Narinig mo ba ang sinabi ko? Nakita siya ni Shinghe sa... Huwag mo nang ipalam sa akin yan. Pero... Sunduin? Siya susunduin ko? Kung gusto mo, sunduin mo mag-isa. Huwag ka na magmatigas. Sasamahan naman kita. At bakit ko siya susunduin? Siya ang umalis, hindi ba? Kailangang matuyo yan. Alam ko. Siguro, pwede na yan. Teka, si Mayor. At yung may-ari ng bahay, bakit nandito kayong lahat? Ang dami nyo naman. Teka, maupo muna kayo. Kwentuhan tayo. Ayuwe, itatanong ko lang. Balita na ito sa buong bayan. Ano bang nangyayari? Ano nangyayari? Kunwari pa kayo na hindi nyo alam. Akala nyo, taga-probinsya kami, madali kami lokohin. Ang sabi nyo sa mga taga rito, may boyfriend na mayaman ang anak nyo. Akala nyo ba maniniwala kami? Hindi naman kami tanga. Pero hindi kami nagsisinungaling sa inyo lahat. Totoo ang sinasabi namin, may boyfriend na ubod ng yaman ng anak ko. Hindi lang namin sinasabi ang pangalan. Dahil baka sabihin nyo, mayabang kami. Teka. Bayaran mo na mga utang mo sa kanya. Sa itsura ng anak mong yun, paano yun magkaka-boyfriend ng mayaman? Hindi na nga maganda, suplada pa. Aba! Maniwala kayo, Mayor. Hindi talaga kami nagsisinungaling. Hintayin nyo na lang na yung anak namin si Shan Cai at yung boyfriend niyang mayaman ay makapagpakasal na at makikita nyo. Magpapaparty ako rito. Tatlong araw at tatlong gabi. Sagot ko lahat. Hindi naman sa nagdududa kami, pero paano kami maniniwala kung wala kayong katibayan? At isa pa, balita sa bayang ito, na yung anak nyo at yung binata dun sa restaurant na asong ang pangalan ay nagkakamabutihan. Aba, Mayor! Dahan-dahan ka sa pagsasalita. Desente at walang kamuhang-muhang ang anak namin. Tama ang sinabi niya. Mahalaga sa kanya ang sasabihin ng iba. Ang totoo, si Dao Ming Si talaga ang tunay niyang nobyo. Pero dati, hinatid siya ni Shing He. Pagkatapos, minsan na siya nakipag-date kay Hua Ze Lei. Yun lang naman. Tama! Sira ka talaga? Bakit mo naman sinabi yun? Bigla lang ako. Shan Cai, malapit nang makita ng mundo ang pinakamagandang artwork. Sigurado nga hangaan ako ng lahat ng tao. O ano, Shan Cai, ang pagmamahal ko sa arts, ramdam mo ba? Pagmamahal mo sa arts, at ano naman tawag mo sa artwork na yan? Ang pangalan nito, Babaeng Nangangabayo. Dito, tignan mo ang anggulo na ito, makapangyarihan ang lakas ng dating. Babaeng Nangangabayo? At alam mo ba, nagpakahirap akong mamulot ng mga kahoy sa tabing dagat. At binilad ko pa ang lahat ng mga yan. At pati na itong mga hangers. Gusto ko yan. Ikaw, magsalita ka. Ano masasabi mo sa ginawa ko? Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan. Aso, pasensya na. Pero hanga ako sa galing mo ang talento. Ito pala ang bagay na gusto mong gawin. Hindi ako marunong kumilatis ng artwork. Pero siguro yung mga marunong, magugustuhan nila ito. Yan din ang iniisip ko. Kaya naman gusto kong pumunta sa Italy para makapasyal at matuto. Kaya nagtatrabaho ako. Para makaipon ng pera. Talaga bang gustong-gusto mong makapunta sa Italy? Oo. Lalo kong isama siya. Siya lang ang taong nakakaintindi sa akin. Hanga siya sa akin. Pero nung isang taon, nagduda ako sa kakayahan ko. Nawalan ako ng ganang gumawa. At nang panahon yun, sinuportahan pa rin niya ako. Pero hindi nagtagal. Palagi na kami nagtatalo. Siguro tama nga ang sinabi niya. Nawalan ako ng silbi. Nawalan ng pag-aasang mabuhay. Kaya iniwan niya ako.
Ikaw, ano bang pangarap mo? Ako? Ang totoo, simple lang naman ang pangarap ko. Ang gusto ko lang naman maging maligaya ang mga magulang ko. Gusto ko wala na silang inaalala. Sapat na yun sa akin. Shan Cai, may sasabihin ako. Huwag kang magagalit. Sa tingin ko, kailangan mo nang bumalik doon. Hindi ka liligaya dito. Alam mo, pareho lang tayo. Mahilig tumakas sa problema. Kaya alam ko ang nararamdaman mo. Dumabi ka nga dyan! Sabihin mo nga sa kanilang lahat na wala kayong relasyon ng lalaking yan! Tama ka! Sinisingil nila tayong lahat sa mga utang natin at gusto nila tayong palayasin sa bayang ito! Hindi tayo mapalag! Baka naman pwede mo papuntahin dito si Master Dao Ming Si para makausap nila! Oo nga! Bakit di mo papuntahin dito yung mayaman mong nobyo? Kalimutan nyo na yun! Sigurado ako niluloko lang tayo ng babae niyan! Halata namang may relasyon sila ni Asong! Hindi na may tatago yun! Sandali! Nagkakamali kayo! Wala kaming relasyon ni Shan Cai! Narinig yun! Yun, ha? Mga sinungaling kayo! Kung wala kayong relasyon, bakit magkasama kayo dito? This oras ng gabi! Oo nga naman! Sandali nga! Ano bang problema nyo? Kung magkaibigan man kaming dalawa o mag-boyfriend, wala na kayong pakialam doon. Anak, huwag mo muna silang masyadong galitin. Nakita nyo, para na rin umamin siya. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. At babayaran namin ang utang namin sa lalong madaling panahon. Tama. Bukas! Magbabayad kami ng utang namin, okay? Bukas, ha? Pinakako mo yan. Bukas talaga. Pabalik ka na. Pabalik-balik na lang kami sa kasisingil. Anong bukas? Maniingil na sila bukas. Siguro naman darating na si Master Dao Ming Si, di ba? Shan Cai! Tawagan mo na siya ngayon! Sinabi na bukas! Naiinis ako sa kanila. Bakit nila sinabing nagsisinungaling ako? Ako pa? Shan Cai, kailangan tawagan mo na kasi si Master Dao Ming Si para makahiram na tayo ng pera sa kanya. Oo nga, anak. Utang natin yun. Pero pagkasal na kayo, hindi na natin babayaran yun. Kaya sige na, anak. Tawagan mo na si Master Dao Ming Si. May cellphone ka naman. Ayoko. Hindi ko siya tatawagan. Ha? Dahil nakipag-break na ako sa kanya. Yung sinabi kong magbabakasyon ako dito, dahilan ko lang po yun. Nag-drop out na po ako. At yung dati po nating tinitirhan, pinenta na po ng may-ari. May utang pa po tayong ilang buwan. Wala po akong kapera-pera nung umalis ng Taipei. Yun po ang totoo. Kung ganun pala. Paano na? Bukas. Bukas. Honey, anong gagawin natin? Ano pa nga ba? Hingi tayo ng tawad. At makiusap tayo sa kanila. Sige. Ako nang magsasabi. Makinig po kayo sa sasabihin ko. Hindi po namin sinasadyang magsinungaling. Pasensya na po kayo. Ang totoo, gipit po talaga kami ngayon. Kaya maawa na po kayo. Bigyan niyo po kami ng ilang araw. Gagawa kami ng paraan para makabayad. Shan Cai! Buti natagpuan ka namin! Aba, totoo ka. Meron siya mayaman. Sa wakas, nakita ka rin namin. Shinga! Kumusta po kayo? Mabuti. Bakit nandito kayong dalawa? Dahil susunduin ka na namin. Mister, ikaw ba ang boyfriend ni Shan Cai? Nagpunta ka ba rito para bayaran ang mga utang nila? Medyo malaki din ang utang nila sa akin, 80,000. Babayaran mo ba ng cash o cheque? Sandali, nagkakamali kayo. Hindi siya ang boyfriend ni Shan Cai. Huwag siya ang kausapin mo. Wala siyang dalang pambayad. Ako nalang magbabayad. Akin na, 80,000. $20,000 lang.
85,000 yan, bilangin niyo. Ah, hindi na, salamat. Ayuwe, pasensya ka na sa amin, ha? Huwag kang magagalit. Baka gusto mong sa bahay ka maghapunan mamaya. Sabi ko na, nagsasabi ka ng totoo. Mamaya, baka guwawa. Sige, San Cai, mukhang okay ka naman. Ah, talaga? Siguro dahil sariwa ang hangin at lagi ako naaarawan. Tingnan niyo, ang itim ng balat ko. Bigla kang nawala. Alam mo bang nag-alala kami? Nakita kita sa TV, tapos inaya ko silang sunduin ka. Shinga, maraming salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Kami ni Xiao Yu ang nakukonsensya. Ano ka ba? Hindi kayo dapat makonsensya. Masaya naman ang buhay ko dito, ah. Pakiramdam ko, nagbabakasyon ako. Isa pa, kasama ko mga magulang ko. San Cai, bumalik ka na. Sumama ka na sa amin para hindi na ako makonsensya. Yung pera ni Lei, huwag mo nang problemahin. Babayaran ko yon. Hayaan mo makabayad ako sa ginawa mong pagtulong sa pamilya ko. Alam kong gusto mo akong tulungan. Pero Xinghe, hindi ka dapat makonsensya. Dahil ginawa ko lang naman kung anong nararapat. Nadamay ang pamilya mo. Ako ang dapat na makonsensya. San Cai, pumunta ka dito para takasan ang problema. Pero kahit tumakas ka at talikuran mo ang mahal mo, hindi mawawala ang pagkakaibigan natin. Sana naman sumama ka na pagbalik namin. Si Dao Ming Si lang naman ang may ayaw sa'yo. Xinghe, at paano mo nalaman? Totoo naman. Hindi naman ako nagsisinungaling. Di ba sabi nyo, ayos sundin ni Dao Ming Si si San Cai. At siya na rin nagsabi, wala na silang pakialam sa isa't isa. At alam mo ba, maraming babaeng lumalapit kay Dao Ming Si. Xinghe, napakadaldal mo. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Kung may iba na si Dao Ming Si, masaya na rin ako. Tapos na ang relasyon namin. Kung gano'n, huwag ka na magtago. Bumalik ka na sa school. Bumalik ka na sa school. O, sige. Sasama na ako sa inyo. Nabalitaan ko na. Dumating dito yung boyfriend mo. Mali sila. Hindi siya ang boyfriend ko. Kaibigan ko lang siya. Talaga bang aalis ka? Mabuti naman. Mula bukas, ako na naman na magbabantay ng restaurant. Nalulungkot na tuloy ako. Lahat na lang ng tao dito gusto akong iwanan. Asong? Binibiro lang kita. Malungkot pag wala ka. Pero ang kaligayahan mo ang pinakaimportante sa lahat. Kapag nalungkot ka dun, isipin mo lang ang pagkakaibigan natin ay happy ending. Hindi totoo ang happy ending. Kahit bumalik pa ako sa eskwelahan, baliwala na rin yun. Tapos na naman ang lahat. San Cai, huwag kang magmatigas. Pagsisisihan mo yan. Lahat ng tao nagkakaproblema. Pero kung gugustuhin mo, malalampasan mo yan. Kung hindi mo talaga kaya, magpakatatag ka. Aso, magkaiba tayo ng sitwasyon. Hindi ko kaya maging makasarili. Hindi ko kaya makipagrelasyon sa kanya dahil maraming masasaktan. Ayaw mo makasakit ng iba. Pero sa ginagawa mong yan, sinasaktan mo ang mahal mo at ang sarili mo.
ng totoo, wala akong gusto sa'yo. Dahil kung meron, hindi sana ako nagpapaalam sa'yo ngayon. Sa totoo lang, napakaraming beses ko nang naramdaman na iniibig kita, Dao Ming Si. Asong, pag dumating ang araw na bumalik na sa'yo si Asong, magpasalamat ka. Ipangako mo, maging masaya ka. Sana nga mangyari yun. Sana makasama ko siya papuntang Italy. Ikaw rin, ipangako mo sa akin, kahit di kayo magkabalikan ng boyfriend mo, magiging masaya ka. Hmm? Galingan mo, wire artist. Maganda talaga ang pagkakagawa mo dun sa lalaki na nakasakay sa baboy. Teka, babae na nakasakay sa kabayo. Mahirap ba intindihin ang ginawa ko? Pasensya na. Lalaking nakasakay sa baboy. Ang hirap tandaan ang title ng artwork mo. Isa pa, hindi ko naintindihan. Sana sinabi mong hindi mo naintindihan. Hindi ka nagsasalita, akala ko naintindihan mo. Sabi naman sa'yo, wala akong alam sa mga artwork. Lalaking nakasakay sa baboy. At ako, milyonaryo na kabisikleta. Ganon? Shan Cai, 风起又如 shy， 生活自由自在。